I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. Ayan, nako, mayroon tayong very good news for everybody. Si Pangulong Marcos Jr. talaga naman hindi na mapapigilan, guys, ha? Ayan na naman kung saan nagpunta, Presidential Assistant to Farmers, Special Folk and Families in Region 4-B, Puerto Princesa, Palawan, July 18, 2024. Today yan, guys, ha? Nako, talaga naman, oo. Sabi nga naman nagko-comment, yung mga binigay ni Pangulong Marcos Jr., grabe, malula ka, milyones sa bawat LGU. O, diba? Kasi ang Pangulo fair. Hindi unfair. Ibig sabihin, hindi isang region lang. Lahat po yan, buong Pilipinas. From region 1 to region 12 or 13, saan man. So, dahil dito mga kababayan, lagi kong sinaba, sa bawat region na pinupunta niya, yung kanyang speech, bukod pa sa tulong na ibibigay niya sa ating mga kababayan, eh plus na ina-announce niya ang kanyang mga proyekto. Ay, grabe, ang dami palang proyekto dyan, guys, ha? Sa Palawan, naloka ako, mga beswan, panuori nyo hanggang dulo. Nako, talaga naman ang project ni Pangulong Marcos Jr. umaarangkada. 2 years pa lang yan, ha? Pero nakita nyo, grabe, no? So, see you again, guys, on my next upload video. Bye, 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 and babus. God bless Philippines. Eto na. Oh, ayan na naman ang Pangulo. Namimigay na naman ang bangka, mga bes. Ay, napakaswerte itong ating mga kababayan na biyayaan ng blessing galing sa Marcos admin. Oh, diba, Joshua? Oh, diba, at least, yan guys, ha? Magkano isang bangka? Diba ang mahal? Eh, talagang piling-pili yan, guys, ha? Para talaga sa ating mga kababayan na talagang walang-wala sila, no? Yan ang target ni Pangulong Marcos Jr. Natural, guys, ha? O, ito naman si Speaker, oh. Talagang laging nag-aasar rito, eh. Ha? Ito ang malamang ito tatakbo sa pagkapangulo na ito, mga besya, nga. Ang dami nga, mabuti pa ito si Speaker, ano? Kahit sabi mo, binanatan ng mga DDS, kung ano pinagsasabi nila laban sa kanya, hindi talaga siya nagre-risback. Iba talaga pag nag-aral sa mga, ano, no? Sa mga magarang mga school. Ano to eh? Si Speaker, eh, nag-aral sa Harvard dito. Grabe, no? Abogado to, guys, ha? At ito naman si Pangulong Marcos Jr., Oxford. Grabe, ang tindi pala ito, no? Kaya ito si Speaker, ay talagang fit na fit magiging kahit saan, no? Vice Presidente at Presidente. Pwedeng-pwede, mga bes. Malay mo, magtandem sila ni si Secretary Gibo. Pwedeng Presidente si Gibo, si Secretary Gibo. Pwedeng Vice Presidente si Speaker. Oh my goodness. Ay, naloka ako. Shout out sa mga taga Palawan. And siyempre guys, ang mga Marcos loyalist, shout out po sa inyo. Oh, ayan, oh. Ay, grabe. Antin dito. Wow. Oh, ito, para talaga tayo sa magsasaka, no? Si Pangulong Marcos Jr., talagang focus talaga siya sa mga magsasaka. Grabe. No, talagang alam niya kung saan ang route ba na talagang kailangan na resolbahin, no? Kasi kung sapat ang tulong sa mga magsasaka, mga kababayan, hindi po malayo na babalik tayo sa pag-i-export ng bigas. Sana, no, lagi sinabi ko nga sa mga video ko, sana itong ginagawa ng mga past administration mula noong 1986, kung nakatutok talaga sila sa mga magsasaka, ika nga, full support, ay nako bes, baka ngayon, eh, hindi tayo mahihirapan, no? Kaya nga sabi ko, huwag nyo naman isisisisi lahat kay Pangulong Marcos Jr. Lahat ito mga bes, itong mga nangyayari sa atin ngayon na mahal yung ibang pangunahing bilihin, yan po ay minanan niya lang talaga. Biro mo sa panahon ni Digong, mahal na po ang bilihin. Ay, yung galunggo nga ay nagdubli ang presyo sa panahon ni Digong eh. Eh lalo na po yung, pero huwag kayo guys ha, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya sa panahon ni Digong, 1 kilong sili, 1,000.
Biro nyo yun. Alam nyo yan eh. Oh, di ba? Kaya ngayon, si Pangulong Marcos Jr., kahit papano, unti-unti niyang aayusin na yung mga problema kung saan banda. Oh, tulad na lang yan sa mga bigas. Oh, kasi sabi nga ng mga magsasaka, kailangan nila ang suporta ng gobyerno. Kaso walang support in the past. Real talk tayo guys, ha. Ito na, nakikita ako. Dahil nagbabasa tayo, nagre-research tayo eh. Oh, tingnan nyo. Real talk tayo. Ito ba itong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr.? Ginagawa ba ng past admin? Hindi po eh. Wala po akong nakikita. Siya lang po may idea na ganito. Kasi alam niya ang pangangailangan ng mamayang Pilipino pagdating sa bigas. Ika nga, rice, bigas is life, no? So, si Pangulong Marcos Jr., no? At least, nakikita niya, no? Masolusyonan kahit papano. Alam niyo, lahat ng presidente ng Pilipinas, hindi man nila magampana ng lahat ng trabaho kasi kulang ang 6 years eh. Pero kahit papano, nagagawa din nila ang kanilang mga tungkulin. Pero kung tutuusin, makikita mo, ikumpara nyo si Pangulong Marcos Jr. sa ibang mga pangulo. To be honest, si Pangulong Marcos so far, ang pinaka-the best mamuno. Yan po guys, binabase ko din yan doon sa sinabi ni Mr. Rason, yung isang icon na bilyonaryo ng Pilipinas, na talagang ang policy ni Pangulong Marcos Jr. ay talagang maganda. Walang policy ang mga past administration. So, ibig sabihin, kulang ang diskarte ng mga ibang pangulo. Hindi na nila nakikita ang mga ugat kung saan dapat solusyunan para maibsan yung problema ng bawat sektor ng ating bansa, mga kababayan, tulad ng mga magsasaka. Kulang ang suporta galing sa gobyerno. O sabi nung isang mambabatas dyan po sa Baler, without the support of the national government, we cannot do this. O totoo yun, mga kababayan. Kasi walang kakayahan ang mga LGUs para mabigyan ng sapat na tulong ang mga magsasaka. Only the national government eh. Oh, although mayroon silang budget ang mga local governments, pero guys, hindi sapat yun. Kailangan talagang tulong ng national, which is ang pamahalaan. At yan naman po ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tulad na lang ito. Ito ah, libre po yan. Bigay ng pamahalaan through the Department of Agriculture and of course guys, the Department of Agrarian Reform. See? Saan po kayo makakita na isang pangulo na ganitong magandang idea na susolusyonan ang problema? 'Di ba? Kahit papaano. Actually, 6 years kulang eh, no? Ako wish ko lang sa talaga na sana mabigyan pa ng extended ito si Pangulong Marcos Jr. Kasi guys, sayang eh. Sayang yung galing niya eh. Ay bihira ang pangulong mayroong ganito. O kahit binabatikos niyo ng binatikos, ay problema nyo na po yun. Ha? May problema kayo sa sarili nyo. Ganun daw eh. Pag sobrang inggit sa kapwa, paninira lagi ang ginagawa eh. Kasi galit sila sa sarili nila. O, dahil mismo ang puon nila, walang ganitong klaseng magandang diskarte. O, see? Well, since pa naman eh, sa kanyang ama, number one priority ang talagang magsasaka. Kasi sabi niya nga, ang mga magsasaka, sila yung mga bayani na taga-supply sa ating mamamayang Pilipino ng pagkain. Totoo naman, mga kababayan. Kaya naman talaga, very full support ang ating mahal na Pangulo. O, real talk po tayo. O, mahaba ito guys, ha. So, dahil dito, mga kababayan, ako, kahit sino man naman ang Pangulo na umupo sa Malacanang, basta ang kanyang pamumuno ay para lang sa kapakanan ng mamayang Pilipino, aba, suportahan natin. I-update natin ang lahat mga nagagawa niya. Di ba? Alam nyo kung may pagkakaisa lang, pagtutulungan sa bawat isa, no? Malayong guys na gaganda ang Pilipinas sa totoo lang. Kasi yan ang kailangan eh. Unity. Magtutulungan. Tulungan natin si Pangulong Marcos Jr.
kasi siya lang naman pinaka mayroong magandang idea para sa atin lahat. Ay, magagandang mga programa niya eh, lahat naman ng Pilipino makikinabang. Totoo po 'yun. Oh, si mga ngiti ng mga magsasanakan natin, talaga naman galing ah. Wow, social mga bes. Oh, shout out sa mga DDS sa Tagapalawan. Malamang makikinabang. Makikinabang sila mga bes. Oh, 'di ba? At ipagprepo natin ang ating mahal na pangulo, mga kababayan, safety and of course protection. Oh, si guys, ganyan talaga eh. Ating mahal na pangulo. No, may security guard pa talaga. Wow, libreng binhi, mga fertilizer. Oh, si abono. Nakao talaga naman mga seeds. Oy, mga dekalidad ang mga binibigay niyan, guys ha. Hindi basta-basta. Piling-pili po 'yan. Eh si Pangulong Marcos Jr., pagdating sa mga ganyan, talagang medyo dekalidad ang kanyang mga binibigay, ha? Oh, see? Ha, nako, hindi po yung mga pipitsugin lang. Hmm? Ma-infrastruktura man yan or mga ayuda. Nako, talaga namang galing, oh. Hmm. Sa infrastruktura naman, mga high-tech yung mga materials, ika nga, konkreto ang kailangan, ang paggawa ng mga proyekto niya. Kasi chine-check niya yan eh. Hmm. See? Ay, wow. Chojal. Ala kayo, may binigay na sulat. Nagsusumbong si mama. Ala guys, nagsusumbong ang mama kay Pangulong Marcos Jr. May binigay na sulat. Ala kayo mga bes. Ayan guys ha, namigay. Oh, namigay na naman. 10,000 kaagad yan mga bes ha. Galing po yan sa DSWD. Ay talagang piling-pili po ang ibibigyan yan. Ay talagang yung mahirap na ating mga kababayan. Madami po yan ha, hindi lang yan. Yung sila lang para makita na talagang nagbibigay ang DSWD. Okay. So, dahil dito mga bes, ay, napakaswerte nila, naloka ako. Ah, ito na naman, isa rin naman ito, oh. Ang starter toolkits, a training support fund na may kabuuang halaga na 127,265 pesos. At may technology demo rin po sila tungkol sa photovoltaic system installation and KNX system. Mula naman po sa DILG, mamimigay po tayo ng mahigit 58 million pesos para sa local government ng Dumaran, San Vicente, Rojas, Taytay, Cagayan Silio at Araceli sa ilalim ng Local Government Support Fund. Wow. Enhanced Comprehensive Local Integration Program at Barangay Official Death Benefit Assistance. Wow, DILG guys ha, under ni Secretary Abalos. Ay, why, congratulations, 58 million. Wow, naloka ako. Wow. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating mga beneficiaries. Wow, social, mga bes.
Shoutout sa mga taga Palawan, Puerto Princesa. Pinapaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa napakahalagang tulong na ito. Ginoong Pangulo, ito na po ang inyong ikatlong opisyal na pagbisita sa aming lungsod. Wow. Kami ay masaya na inaanyayahan po kayo at si Speaker Romualdez bumalik muli sa October 29 hanggang sa November 4 upang una, pangunahan ang opening program ng International Canoe Federation Dragon Boat World Championship. Ay, wow. At marahil ay masaksihan ang ilan sa mga races. Wow. Kami ay happy at excited na ibalita sa inyo na may 34 countries na sa ngayon ang kumpirmadong lalahok. Pangalawa, upang inspeksyonin ninyo ang ongoing construction ng 10 units na 5-story na mga tirahan sa ilalim ng inyong 4-piece program na pinondohan ng CHEF-C. Wow, narinig yan? Magkakaroon ng 45 na 5-story buildings na itatayo sa 22 hectare tituladong lupa ng City Government of Puerto Princesa sa Barangay Irawan, mga 9 na kilometro mula dito sa ating Coliseum. Ang 40 units na ito, kapag natapos na, ay magiging tahanan para sa 6,030 families na mga informal settlers na ngayon nakatira sa coastal area ng Puerto Princesa Bay na isang danger zone. Narinig niyo yun? Noong pong February 2024, nagkaroon ng sunog sa coastal area ng 2 barangays dito sa Puerto Princesa at 681 families ang nasunugan ng bahay at mga ari-arian. Ang 450 victim families ay nakatira ngayon sa temporary shelter na ipinatayo ng city government sa likod lang po ng Coliseum na ito. Mahal na Pangulo at Speaker, we eagerly anticipate your fourth visit this coming October. Maraming salamat po at naway pagpalain na may kapal ang inyong panunungkulan, ang bagong Pilipinas. Ang karangalan ko pong makaisa kayong lahat upang salubungin at batiin ang malugod na pagdating sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasama. Mambang nga pag-abot, Mr. President, dayon ka mo, pati gayon ka naman. You are always welcome in our hearts. Alam po naming napakasikip ng inyong schedule bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya po, as we welcome you today, allow me to thank you for this visit and gesture of paternal concern in personally overseeing the distribution of assistance packages to Palawan's farmers and fisher folks and their families. Kayo po ang prinsipyo at tanda ng pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Ay, wow. At kalakip po ng pasasalamat namin sa inyong pagdalaw, ipinapahayag din po namin ang aming suporta sa inyong pamumuno at ang aming patuloy na mga panalangin para sa inyong kaligtasan at lakas. Wow. Upang lalo pang palawigin ang inyong paglilingkod sa kabutihang panlahat ng ating bansa. Amen. Matamang salamat. All the best sa inyo, Mr. President. Pero sa ngayon po, ako po rin yung caretaker ng primero at pangatlong distrito ng Palawan. Ay, wow. At maikli lang yung mensahe ko kasi nagpapasalamat talaga ako sa ating mahal na Pangulo. Kaya siyempre naman, malungkot din tayo sa pagpanahon ng ating mga leaders dito kay ni the late Congressman Edward Hagedorn and of course the late Congressman Guy Salvame. Pero dahil po sa ating Pangulo at sa vision niya at sa itong mga programa at na nakikita po natin, hindi lang sa mga magsasaka, hindi lang sa mga isda, pero sa lahat ng Palawenos, nung nakakaroon ng problema dyan sa El Nino, miskit dito yung mga concerns at issues sa mga may nasusunukan, andito ang ating mahal na Pangulo at dahil nandito siya,
lahat ng ayuda, lahat ng kailangan po ng Palawan ay naibibigay. Kaya masayang-masaya ako na bilang caretaker ng dalawang distrito, naging mapalad ang, ano, ang caretakership ko kasi all-out support siya sa atin dito sa Palawan. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Hindi naman ako mag-ilaban ng speech, kaya gusto na akong pasalamat sa lahat ng mga leaders dito, sa lahat ng mga governors natin dito sa Maropa, sa lahat ng mga local na officials na tumutulong sa mga ating mga Palawenios at sa lahat po ng sambahayan ng Pilipino. Ako po ay talagang proud na meron tayong isang presidente, kagaya ng President Ferdinand R. Marcos Jr. na wala siyang tigil at yung focus niya talaga ay sa sambahayan ng Pilipino. Nakikita po lang natin dyan, hindi lang sa mga magsasaka, hindi sa mga isda, training, turnover ng farm equipment sa lahat ng mga isda, lahat ng mga boat, mga para lahat mga kailangan ng mga equipment sa kompleto, training program, sa NIA, kompletong-kompleto talaga. Kaya asahan nyo, Mr. President, that we shall continue supporting your visionary projects that continue to help every Filipino. We are very, very proud to be working under your leadership. I assure you, in the upcoming budget, all of these programs and projects of yours will be fully supported by your House of Representatives. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mahirap yung tibagin si Pangulong Marcos Jr. ang may plano. Sigurado inidurong punta niyo. Maraming salamat. At ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na grupo na nandito ngayon, kayo po ang aming mga magsasaka at mangingisda na beneficiary para sa pagbigay ng tulong namin ngayong araw. Ang minamahal kong mga kababayan, magandang maga po sa inyo lahat. Nagagalak akong makabalik muli rito sa napakagandang probinsya ng Palawan. Kapag nababanggit ng karamihan ang lugar ninyo, ang agad na pumapasok sa isipan ko, siyempre, ang Puerto Princesa, ang Coron, ang El Nido, yun ang kilala sa buong mundo. Bukod sa pagka-UNESCO World Heritage Site tulad ng Puerto Princesa Subterranean River National Park at ang Tubataha Reef National Park, nariyan din ang mga nagagandahang isla at dalampasigan na kilala sa buong mundo. Ngunit, hindi alam ng nakakarami na ang Palawan ay nangunguna din sa larangan ng produksyon ng pagkain. Bukod sa malawak na mga taniman ng palay, mais at niyog, mayroon din kayong kasoy, saging at kalamansi. Ang mga ito ay hindi lamang ninyong naibabahagi sa mga turista, kundi pati na sa mga kababayan ninyo sa iba't ibang panig ng buong Pilipinas. Kaya sa araw na ito, hayaan ninyong kami naman ang mamamahagi ng biyaya sa inyo. Kung sanay ang lahat ng magdala ng pasalubong mula sa Palawan, kami na iba, kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo rito sa lahat ng Palawen. Hindi lingid sa amin na matindi ang naging epekto ng nagdaang El Nino sa inyong mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa aming huling datos, umabot sa higit 3 bilyong piso ang nasirang sektor ng agrikultura dito sa Mimaropa, sanhi ng matinding tagtuyot. Kaya marapat lamang na pag-ulanan naman namin kayo ng tulong upang makaahon kayo sa pagsubok na ipinagdaanan ninyo. Una rito, mula po mismo sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po tayo ng tigsa 10,000 piso sa ilang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na higit na nangangailangan. Sa kabuuan, tayo ay magbibigay ng halos 100,000,000 piso para sa mga benepisyaryo ng lalawigan ng Palawan at ng Marinduque. Bukod pa riyan, ang DSWD
ay mamamahagi ng ₱10,000 rin para sa higit 6,000 benepisyaryo ng kanilang AKAP program. Mula naman po, hindi nabanggit ng ating House Speaker, ngunit mula rin sa ating House of Representatives, mula sa tanggapan ng Speaker of the House ay 5 kilong bigas sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito mula sa ating congressman. Marami po tayong ibibigay mula sa iba't ibang kagawaran na kasama natin ngayong araw. Actually, nakasulat dito sa speech ko na kasama namin ang aming kagawaran ng mga kalihim. Ngunit naipit sila dahil umuulan. So, nauna sila sa Romblon. Dapat susunod ako, ngunit umulan. Kaya hindi na ako makapasok. Kaya nagpo-programa sila ng ganito rin sa Romblon naman. Ngunit, balik tayo sa ating pinag-uusapan doon sa mga ibabahagi namin para sa ating mga nangangailangan na mangingisda at mga magsasaka. Sa pangungunan ng DA, mamamahagi po tayo ng mga punla, pataba at ilang kagamitan, hindi lamang para sa ating mga magsasaka, kung hindi pa rin sa ating mga katutubo at mga nais magtanim ng kanilang bakuran. Magbibigay tayo ng fertilizer at fuel voucher sa ating mga magsasaka upang makatulong sa kanilang paghahanap buhay. Mamamahagi din po tayo ng ilang unit ng traktor, rice combine harvester, walk-behind transplanter, pump, engine set, hammer mill, corn sheller at iba't iba pa. Mayroon din pong ipapamahagi ang BIFAR naman na 5 bangka, 3 lansa at 2 unit ng fish cage para sa ating mga mangingisda. Ang niya naman po ay mamamahagi ng higit 8 milyong piso para sa operation and maintenance subsidy ng mga Irrigators Association. Ibibigay din po nila sa araw na ito ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng Certificate of Condonation and Exemption sa ating mga landowner sa ilalim ng National at Communal Irrigation System upang hindi na nila aalalahanin ang utang at bayarin sa NIA. At dagdagan pa po natin yung mga mahigit 200 milyong pisong halaga na proyektong pang-irigasyon para sa mga magsasaka sa Sapualan, Sumbiling, Timburan, Bagumbayan at Apurawan. Ang Agricultural Credit Policy Council naman ng DA ay magbibigay ng 20 milyong pisong pondo para sa Survival and Recovery Program at 30 milyong piso na pondo para sa Agri-Negosyo Loan Program. Ngunit, hindi po tayo magtatapos sa pamamahagi ng tulong dahil tuturuan din po natin kung paano mas mapapalago ang mga sakahan sa tulong naman ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Kasama rin dyan ang TESDA na magbibigay ng ilang starter toolkit at cheque para sa Training Support Fund. Hindi rin po nagpapahuli ang DALG sapagkat may dala rin silang pondo bilang suporta para sa mga lokal na pamahalan ng Dumaran, San Vicente, Rojas, Taytay, Cagayan Silio at Araceli. May dala din pong suporta ang DILG para sa mga rebuilding nagbalik loob sa gobyerno at sa mga pamilya ng mga nasawing barangay officials dito sa Palawan. Ngunit, higit pa sa mga tulong at serbisyong ito, kami po ay patuloy na kumikilos upang palakasin ang ekonomiya ng rehiyon ng Mimaropa. Atin pong ipinapatayo ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan, kung saan ang dam component nito ay malapit ng matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway
lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Wow. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito igagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Wow. Alam din po natin ang inyong mga hinain. Una na dyan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. At ngayong paparating naman ang tag-ulan, nais kong ipaalam sa inyo na patuloy pong naghahanda ang inyong pamahalaan para sa anumang maaring mangyari. Nag-imbak na po tayo ng mahigit 140 milyong pisong halaga ng food at non-food item kung kinikailangan. Kasama na rin po rito ang 5 milyong pisong standby fund para magamit sa inyong rehiyon. Wow! Mga minamahal kong kababayan, iba-ibang pagsubok at patong-patong na suliranin ang ating kinakaharap. Malampasan din po natin ito kung lahat tayo ay patuloy na nagtutulungan. Sa ating pagkakaisa, sigurado ako na malalampasan natin ang anumang hamon at makakamit natin ang ating mithiin. Inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayong maglalakbay tungo sa mas magandang bukas ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance para sa mga piling farmers at fisher folks dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, Princesa City. At Armiya daw ng Barangay Inagawan, Puerto Princesa City. At ngayon naman po ating tawagin si Mayor Byron upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating affected farmers at fisher folks at kanilang mga pamilya. Ito po ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso para sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon naman po ating tawagin ang mga piling farmers at fisher folks natatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Palawan. Ito po Carmelito Condesa mula sa bayan ng Rojas. Jeneline Melendres mula sa bayan ng San Vicente. Hernani Torres mula naman sa bayan ng Dumaran. Puntong ito, tawagin ho natin si Governor Socrates upang tanggapin ang presidential assistance para sa affected farmers at fisher folks kasama ang kanilang pamilya na nagkakahalaga ng 50 million pesos para sa probinsya ng Palawan. Ngayon naman po ay tawagin natin si Governor Presbitero Velasco Jr. upang tanggapin ang presidential assistance para sa ating affected farmers, fisher folks at ng kanilang mga pamilya na nagkakahalaga ng 39,133,000 pesos para sa probinsya ng Marinduque. Maraming salamat po mahal na Pangulo at congratulations po sa probinsya ng Marinduque. Wow, dami. Congratulations po, syempre sa local government ng Puerto Princesa, Provincial Government of Palawan at Marinduque. Muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisher folks at kanilang mga pamilya. So yun guys, nakita nyo? Oh, siguro naman hindi magtatampo ang mga taga Palawan. Oh, Marinduque. Oh, malaki ang natanggap ng inyong mga officials para sa inyo yan.
O, di ba guys, namangha ako doon mga kababayan sa mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo, bawat region na pinupuntahan niya, na nagsispeech niya, pakinggan nyo kasi yung mga proyekto niya guys, on process na ginagawa, kasalukuyang ginagawa, yung sinabi niya ng isang ano, yung 95% na malapit na natapos. Ay, sus na po. Congratulations sa inyong lahat. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update video sa inyo. Abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar nyo. After sa kanyang suna, iikot na naman yan eh. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babus, God bless Philippines.